Masaya at kontento sa buhay ang nakalakihan ni Stephanie kasama ang pamilya, masipag na ama, mapagmahal na ina, mabait na kuya at makulit na bunsong kapatid ang meron siya. Ngunit dumating ang malaking problema sa kanilang pamilya. Kaya naman, sa dala ng kagipitan, lumapit siya sa isang mayamang lalaki. Ngunit laking gulat niya nang malaman niya ang madilim nitong nakaraan. Kung bago ka palang napadpad sa akin channel ay, huwag mo sanang kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell for more updates sa mga videos ko. Maraming salamat mga katwini. Ate! Nandito na si Kuya Lance! Bumaba ka na raw! Sigaw ng bunso niyang kapatid na si Glenn mula sa baba. Kaya naman, nagmamadali siyang isuot ang relo. Mabilis ang paglalagay ng lipstick at maskara. Ilang pasada pa ang ginawa niya sa buhok ni hindi na nga niya hinintay ang sarili na masatisfy sa itsura. Basta presentable naman ay tinapos niya na para makapasok na sa trabaho. Maaga naman siyang nagising pero sadya yatang may pagkakataon na pababayaan na niya ang oras sa umaga. Si Lance ang matalik niyang kaibigan, isa siyang bakla at matagal na silang magkakaibigan. Kaya kahit araw-arawin niyang pagsundo at pagsabay sa kanya papasok sa trabaho ay okay lang. Malalaking hakbang na ang ginawa niya pababa sa hagdanan at dun pa lang ay dinig na dinig na niya ang munting pagsisermon ni Lance sa makulit niyang kapatid. Napailing na lang siya pero natatawa pa rin. Hoy! Kung makakuya ka naman, wagas! Hiyang-hiya naman ang humpak ng makeup ko sa iyong bata ka. Himutok ni Lance na nakapamewang pa. Hindi niya talaga gusto iyon tinatawag siyang kuya ni Glenn, lalo kung umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Sorry naman, di ko alam ang itatawag ko sa iyo eh. Kung manong na lang. Pang-aasar pa ng kapatid niya. Hay nako, bata ka. Hoy, Steph, dalian mo na dyan. Naghihintay na si manong driver Lou sa labas. Napabuga na lang ng hangin si Lance at sabay paypay sa mukha. Napailing na lang siya at sinilip ang laman ng shoulder bag niya. Sinigurado niyang wala na siyang naiwang mahalagang gamit. Hindi ba kayo kakain muna bago pumasok? Narinig niyang tanong ng nanay niya mula sa kusina. Hindi na po nay, dapat kasi maaga kami ngayon sa eskwelahan kasi final exam na. Mahuhuli na ako sa flag ceremony. Alas 7 na ng umaga, dapat nasa eskwelahan na siya. Pero dahil masyado siyang napabayaan ang oras, kaya ngayon nagmamadali siya. Kitang-kita niya na naiinip si Lance. Magkaibigan na sila mula pa noong first year college. Pareho ang kurso nila, BS Education, at nagtuturo na siya ngayon sa grade 4 elementary. Pero si Lance ay hindi nakapagtapos sa pag-aaral at huminto noong nasa third year na. Dahil sa kahirapan at walang sapat na pangbayad sa tuition, hindi naman maituturing na kamalasan ang nangyari sa kanya dahil nakapag-abroad ito at nakaipon at nakapagtayo ng sariling salon at sa kanya lang kasi umaasa ang pamilya niya. Girl, bakit ka naman na late ng gising? Himala yata yun? Tanong nito sa kanya habang palabas na sila ng bahay. Binalingan na niya muna ang nanay niya. Nay! Alis na po kami. Hinihintay na niya munang sagutin bago niya sinagot ang tanong ni Lance. Eh kasi bro, may problema si tatay. Hininaan niya ang pagsasalita. Bakit? Ano yun bro? May ibang babae na ba ang tatay mo? O may ibang Jonakis na? Nanlaki ang mga mata nito sa sariling tanong. Gaga! Hindi! Hindi ganun si tatay no? Ni minsan, hindi tumingin yun sa iba. Aminado niyang sagot. Oh, eh ano bang problema? Pinapalayas na kami rito sa bahay. Bulong niya bago ito sumakay sa tricycle na D-motor. What? Bulalas nito. Halos kinagulat niya ang reaksyon ni Lance. Kapag kasi nasa-shock ito, napapasigaw agad. Bigla niyang napalo ng mahina sa braso nito. Bro! Ano ba? Ang bunganga mo! Ay, sorry. Sorry, ateng. Nakakasyak naman kasi yung sinabi mo. Di bali sana kung tungkol sa love life mo.
na alam ko namang wale eh, no? Pero bakit naman kayo papalayasin? At sino ang nagpapalayas ba? Di ba bahay niyo yan? Sambit ni Lance sabay bukas ng face powder at nag-retouch pa ng kaunti. Manong, dahan-dahan lang sa pagdadrive at baka kumalas ang ganda ko. Pasigaw na sambit nito sa driver. Hindi naman sumagot si Manong driver dahil busy sa pagdadrive. Yung kapatid ng lola ko ang nagpapaalis sa amin sa bahay. Sa kanya raw kasi ipinamana yung bahay at balak na yatang ibenta. Malungkot na sambit niya. Matagal na silang nakatira sa bahay na yun bago pa naging mag-asawa ang mga magulang niya. Doon na nakatira ang tatay niya at ang lolo at lola. Ang alam lang niya ay pagmamay-ari iyon ng lola pa ng tatay niya. Nung nagbinata na si tatay at nakapag-asawa na, ang ilang kapatid ay nag-migrate na sa Amerika ang lolo at lola niya. At magpanghanggang ngayon ay hindi pa umuwi. Makalipas ang ilang taon ay nakatanggap ng tawag ang kanyang tatay na ibebenta na raw ng kapatid ni lola ang bahay na tinitirhan nila. Hay! Kaloka bro! Bakit naman daw kailangan pang ibenta? Di na lang ibigay sa inyo. Total, kamag-anak din naman kayo, di ba? Tanong nito sabay lagay ng lipstick. Sabi ni tatay, ang kapatid daw ng lola ang may hawak ng titulo. Ang sabi rin naman ni tatay, hati raw yung dalawang lola ko. Pero matagal na raw yun eh. Hindi naman masabi ng tatay sa lola ko kasi ayaw niyang mag-alala pa sila sa amin. Hay, kalorki girl! May kadamutan naman pala yung kapatid ng lola mo. Ang tagal ng panahon na iniwan nila yung bahay at ngayon biglang-biglang aangkin ng buo. Oh my gosh! Sambit ni Lance habang itinatabi ang mga makeup sa handbag nito. Anong gagawin namin? Eddie, no choice. Dilipat kayo ng house. Or else, kayo ang bibili ng house. Namamanghang tinignan niya si Lance. Hindi niya kasi naisip yung huling sinabi ni Lance. Pero parang may liwanag siyang nakikita sa sinabi nito. 3 million? Halos sigaw na bulalas niya. Kumakain sila ngayon ng hapunan kasama ang buong pamilya. Iyon ang presyo nitong bahay na pinabebenta ni Chang. Sambit ng kanyang itay na medyo matamlay ang pagkasabi. Ate, bakit? Ano yun? Curious na tanong ni Glenn. Wala, wala. Kumain ka na dyan. Usapang matanda to. Usapang matanda? Pero sa harapan ko pa kayo nag-uusap. Ano kaya yun? Pabulong niyang sagot pero rinig pa rin. Tinapunan niya naman siya ng matalim na tingin at saka nagpatuloy sa pagkain. Nako Philip, napakalaking halaga pala ng presyo nitong bahay. Pero bakit naman pinabebenta pa ni Chang? Hindi na ba maganda ang kabuhayan nila sa Amerika? Tanong ng nanay nito. Si Step naman ay halos napahinto na sa kinakain at hinihintay ang sagot ng kanyang tatay. Hindi na rin bumabata si Chang at baka hindi magtagal ay umuwi na rin yun dito. Siguro baka balak rin ipamana o ibahagi sa mga kamag-anak niya. Hindi na rin naman kagandahan itong bahay para tirhan pa nilang mga sosyal at laking Amerika, sambit ng kanyang itay. Eh tay, hindi ba may parte naman si Lola sa bahay na to? Di ba po ba dapat kunin din muna ang consent ng Lola bago pagdesisyon ng ibenta? Oo, hati sila ng nanay sa bahay pero bago sila nag-migrate ay nagkaalitan sila at nagkataon pang si Chang ang may hawak ng titulo. Mula noon, hindi na sila nag-usap pa o nagkamustahan man lang dahil tuwing tinatanong ko si nanay kung kamusta na si Chang ay tahimik lang ito, walang kibo sa telepono. Malumanay na sambit nito. Eh, tayo? Di na ba nila tayong tinuturing na pamilya? Anak, hindi naman yata yan masasagot pa ng tatay mo. Kumain ka na nga dyan, saway ng kanyang ina. Kung tayo na lang kaya bumili nitong bahay. Bigla namang napahinto sa pagkain ng kanyang mga magulang at siya rin paghinto sa pagsubo ni Glenn. Anak, alam mo ba ang sinasabi mo? Tanong ng kanyang itay. Stephanie, sambit ng kanyang ina.
Wala tayong ganung halaga. Kung ang kalahating nitong bahay sa lola, edi kalahati na lang din ang dapat nating ibayad sa kanila. Anak, kahit ibenta ko pa ang jeep natin, hindi pa rin yun aabot sa 1,000,000, sagot ng kanyang itay. Yung savings ko po, pwede ko naman isamatay. Bakit ate, milyonaryo ka na ba sa pagtuturo mo? Singit ni Glenn. Binali nga niya ng matalim na tingin. Diba sabi ko, kumain ka lang dyan at itiko mo nga yung bibig mo? Ginusuan lang siya nito. Sabi mo kumain eh, pero pinatitiko mo yung bibig ko. Ano kuyo yun? At muli niyang binalikan ang kinakain. Isa pa, panakot ko sa kanya at hindi na siya kumibo. Aabot nga ba ang savings mo anak? Hindi ba't nire-reserva mo yan para sa pag-aaral ni Glenn? Malumanay na sambit ng kanyang ina. Para sa akin pala yun eh. Sambit ni Glenn na nakatingin pa rin sa pagkain niya. Matagal-tagal pa naman siguro bago mag-college tong si Glenn at pwede pa po ako makapag-ipon ulit. Kahit isama pa natin yan, hindi pa rin sapat. Sambit ng kanyang itay na kumbinsidong kulang ang malilikom nilang pera. Eh si kuya, may pamilya na ang kuya mo. Buntis pa uli si Jess, maraming gastusin yun, sambit nito. Pamilyado na nga pala ang kuya niyang si Edwin, may isang anak na 3 years old at kasalukuyang pangbuntis ang asawa nito. Pareho silang call center agent. Sa pagkakasabi ni tatay ay, tila nanghina siya at nawala ng pag-asa. Wala talaga silang makukuhang ganung halaga ng pera, pero mahal nila itong bahay kahit gawa ito sa kahoy at luma na. Maghahanap na ako ng buyer ng tricycle natin para makalipat na tayo ng bahay, sambit ng kanyang itay. Saka siya tumayo na at pumasok sa kwarto. Kailangan na nila talagang lumipat. Ang bigat sa pakiramdam, napayuko na lang siya sa plato. Narinig niya rin ang malalim na buntong hininga ng kanyang ina. Kahit wala silang sinasabi ay ramdam niya ang kalungkutan nila sa pag-alis sa bahay. Itong bahay na to ang kinalikihan ng kanyang tatay at ang mga lumang alaala na hindi basta-bastang maiiwan. Pagkatapos nilang maghapunan ay agad niya munang pinuntahan sila sa salon. Isang sakay lang ng jeep mula sa bahay nila. Dahil sa gabi na rin iyon ay iilan na lang ang customer niyang nadatnan at kasulukuyan binoblower ng staff. At si Lance naman ay nasa harap ng counter at tila nagbibilang pa ng kinikita niya sa salon. Nako bro, kung milyonaryo lang ako tulad ni Manny Pacquiao, edi solve na yung problema mo. Sambit nito na habang busy pa si ginagawa. Pero kahit ebenta ko pa yung puri ko girl, hindi pa rin yata aabot sa halagang kailangan mo ateng. Ting, wala ka nun okay? Sabay tawa naman ng mga staff niyang nablo-blower, nagwawalis at nagbabasa ng magasin. Ay, ang saya no! Ang saya-saya talaga no! Haha! Nakakatawang sambit ni Lance na sa mga staff niya at agad namang tumigil sa pagtawa ang mga staff nito. Eh, anong gagawin ko? Ayoko naman lumipat kami ng bahay. Ano kayang gagawin ni Stephanie para maibalik lang ang kanilang bahay? Abangan natin sa susunod na kabanata ng ating kwento. Muli, maraming salamat mga katwini sa pagtangkilik ng mga videos ko.